Siguro kung talagang para sa iyo. Para sa iyo talaga. Oh, naiyak ako. Po, Sir Eugene. Hi, Sanya. Good afternoon na. Ay, good afternoon po. Malapit na. Anyway, doon sa mga ano sa mga YouTube videos niyo ni Jack. Parang madalas kanyang napaprank. Ano sa palagay mo kung halimbawa lang na prank lang pala lahat ito? Oh my God! Totoo ba? Maniniwala po ako. Hindi nga. So, maging reaction mo. Naiiyak ako. Kasi ganun po talaga ako. Parang, pero ayoko namang isipin. Pero kung, siguro kung talagang para sa'yo. Para sa'yo talaga. Oh, naiiyak ako. No, sorry. Anyway, it's a prank yung pala. No? It's really still direct nandiyan naman para siguraduhin na totoo na to. Anyway. Ang bongga ng prank talaga pag nagkataon po. Biro mo, nawala ka sa lolo, tapos biglang prank lang pala. Anyway, siyempre hindi. Opo. Anyway, my second question is, si Gabby Concepcion, hindi mo pa siya na-meet, di ba, ever? Hindi pa po. So, anong yung talagang impression mo sa kanya? May mga fear ka ba na pag nag-meet na kayo at nagkatrabaho na kayo? Mas na-excite po kasi ako. Yung pakiramdam ko po ngayon, mas na-excite talaga ako. Kung yung fear, ano ba dapat ko ikatakot? Kasi alam ko naman na nandyan yung buong production para sa akin. So talaga ako ng GMA. Kumbaga parang wala po akong kinakatakot. Kasi parang naririnig, kasama ko po siya sa isang endorsement. At nakikita ko po yung response ng tao sa kanya, ng mga kasamahan ko rin po. Na parang ang bait-bait ni Mr. Gabby Concepcion. Kaya na-excite po talaga ako. Mas yun po talaga. Yung fear parang halos wala po talaga. Siguro yung fear ko lang na parang, ano, nag-expect din siya sa akin kung paano ako. Kaya dapat kong paghandaan yung bawat eksena po. Okay. Susug ko lang yung ano, yung parang tinanong sa ni Manay Lolit kanina na sumingit lang. Hindi ka pa nagkakaroon ng love life, pero parang last year mayroong chismis sa iyo na isang actor pero hindi nag-prosper. Dahil ba ito sa gusto mong makapagtayo muna ng bahay at matulungan mo yung family mo kaya hindi ka muna nagla-love life? Opo. Alam niyo po, Sir Eugene, nag-entertain rin naman po ako. I mean, tingnan natin, check natin kasi malimba natin kung siya nga ba talaga, di ba? Pero may mga time kasi na pag hindi po na-feel talaga na ito siya, wag mo munang pasukin. Parang ganun po nangyayari sa akin. Lalo na kung may mga yun po kasi ang nagpapaano sa akin eh. Siguro, nagko-control sa akin na may mga bagay na binibigay sa'yo ngayon. Tanggapin at tanggapin mo muna yung mga blessings na yun. And then kung itong taong to, mahal ka talaga at nanggawa kang hintayin, bakit hindi, di ba? Malay mo. Siya talaga. Yun na. Opo, parang ganun po. Tapos my last question is, doon ba sa mga, yung buhay mo ngayon, para bang nagsalaming ka o nakakuha ka ng leksyon doon sa mga nangyari doon sa ibang actress na nagkaanak, hindi nakasal, pagkatapos yung parang ang una nilang hinarap ay ang love life. Nagkaroon ka ba ng leksyon sa mga yon? Kung sino man siguro, sila. Siguro po kahit hindi naman po sa kanila, yung mga tao rin pong nakapaligid sa akin, mga experiences ng mga kaibigan mo siguro rin, na parang sinasabi mo na tapos humihingi siya ng tulong sa'yo, na parang sabi ko, wag sana mangyari sa akin. Ganun. And i-priority ko muna kung ano yung dapat. Siguro wala naman pong masama ma-in love. I mean, kailangan lang sigurong kontrolin ko yung sarili ko kasi baka po pag na-inlove ako todo. Ganun po talaga ako siguro. Kaya natatakot rin ako. So sabi ko, wag na muna. Yan po. Mismong ako at sa pangaral rin po ng mga ng mami ko and ng mga manager ko, siguro po yun yung nakatulong talaga sa akin. Na wag muna yan. Prioritize muna natin yung dapat. Kapag nandito ka na, stable ka na, hindi ikaw na mamili kung sinong taong mamahalin mo. Yan po. Okay. Thank you and congratulations. Hindi prank. Hindi po.
Buti na lang po pala. Thank you po. Thank you po. Yeah.